Ngayon ay naririto tayo para sa panibagong paksang aralin. Sumukan natin itong pag-usapan at talakayin. Kaya't kung handa na kayo, halina't simulan natin. Sa aralin natin ngayon ay kilalanin natin ang uri ng pagpapahayag na paglalahad at pagsasalaysay. Makatutulong ito upang makapagsuri at makapagbigay tayo ng ating reaksyon na mula sa binasang teksto o pinanood na pelikula. Ngayon nating talakayin ang uri ng pagpapahayag na paglalahad. Ano nga ba ang paglalahad? At ano ba ang makikita nating natatanging taglay ng isang teksto na isinusulat sa paraan ng paglalahad? Kaya't alamin natin ang pagpapakahulugan sa paglalahad at alamin natin ang talakay ukol rito. Ayon kay Arrogante, ang paglalahad ay isang pagpapaliwanag na obhetibo o walang pagkampi na may sapat na detalye at pawang pampalawak ng kaalaman sa paksang binibigyan linaw ng lubos upang maunawaan ng may interes. Nangangahulugan lamang na ang katangian ng isang teksto na isinulat sa paraan ng pagpapahayag na paglalahad, ito ay nag-iisa-isa ng mga impormasyon o kumpletong datos ukol sa isang paksa upang ito ay mabigyang linaw, ito ay maipaliwanag ng lubusan. Sa pagpapaliwanag ng ganitong paksa, ito ay walang pagkiling sa anumang panig. Ito ay nagiging tiyak o obhetibo na ang layunin lamang ay makapagpaliwanag ng isang paksa. Narito ang halimbawa ng isang teksto na nasa uri ng pagpapahayag na paglalahad. Narito din kung saan ito sanggunian na kinuha. Basahin natin ito at unawain. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang uri ng paraan ng pagpapahayag kung alin ay ang pagsasalaysay. Ano naman ang pagsasalaysay? Ano ba ang nilalaman nito? At paano ko ba isusulat ang isang pagsasalaysay na uri ng pagpapahayag na teksto? Alamin din natin ano-ano ang mga uri ng pagpapahayag na maaaring maisulat mula sa pagsasalaysay. Sinabi naman nating ang uri ng pagpapahayag ay pagsasalaysay, ito ay nagsasaad ng mga pangyayari o karanasang magkaugnay. Katulad ito ng pagkukwento na may kawili-wiling pangyayari at ito ay magkakaugnay sa bawat isa, maaaring ito ay pasulat o maaaring pasalita. Itinuturing ito na pinakamalikhain o pinakamasinig. Ito ang pinakatanyag at tampok na paraan ng pagpapahayag. Ito rin ay sinasabing pinakamatandang uri ng pagpapahayag sapagkat dito nagsimula ang alamat, epiko at mga kwentong bayan. Sa pamamagitan ng pagsulat sa paraang ito, kinakailangan natin na maisa-isa ang tamang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Ibig sabihin ay magkakaugnay o kawil-kawil ang bawat pangyayari na ating iniisa-isa o isinasalaysay.
Narito naman ang halimbawa ng uri ng pagpapahayag na pagsasalaysay. Basahin at unawain. Subukang magbasid upang makita ang mga pangyayaring isinasalaysay at ang pagkakaugnay-ugnay nito sa bawat isa. At dito natatapos ang ating talakayan. Nawa kayo ay may natutunan. At kung mangyaring kayo ay may paglilinaw, maaari kayong mag-iwan ng katanungan sa comment box o magpadala ng mensahe sa aking Facebook page na Teacher Janet CA. Hanggang sa muli, maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na lecture.